tao, walang income. Tama? Pag walang income, apektado ang pamilya. Tama? Pag apektado ang pamilya, wala kang income, wala kang trabaho, ang pinakamahalaga, apektado din yung ano mo. Yung pangarap mo, yung mga dreams mo. Siyempre, self-pity ka na. Lalo pag bedridden ka. So ngayon, wala ka ng choice. Food supplement, in a sense, hindi naman kasi yung ginawa ng sangkatutak o malaking mga pharmaceutical sa buong mundo kung hindi yan magandang negosyo. Hindi naman pwedeng i-inventohin at gagawa-gawa lang sila. Ilan ba ang food supplement sa buong mundo? Sobrang dami. So, hindi naman dadami yan kung walang epekto. Oh, tama. So, kumbaga, biblical, scientifical, clinical, proven siya ang tested. Kasi parang magandang wala nang choice sa mga tao. So, ibig sabihin, uminom ng food supplement. Sasabihin ng iba, ay, Kian, magastos yan eh pag uminom ng food supplement. Kasi, mahal yung food supplement eh. Oo, sabihin na natin nagastos. Oo, agree ako dyan. Pero ang tanong ko sa'yo, saan mo bang gustong gumastos? Gumastos ka na may gamot ang ininom mo na nasa hospital ka o gumastos ka para maging healthy ka? Di ba parehas na gastos lang yun? Oo. So, ibig sabihin, gumastos ka na lang, healthy ka pa. At least healthy ka, gumagastos ka, negosyo mo pa. Tama? So yun ang malupit. Eh ngayon, meron kasing ang mga tao, sige, gusto ko na yan, di yan. Gusto ko na maganda nga yung negosyo mo na health na yan. Kaya lang, may mga tao kasi wala siyang pera, pero nung hindi pa kayo nagkausap, wala siyang problema. Pero ngayon, nagkausap kayo, nagkaroon na siya ng problema. Ano yun? Pera. Tama. Bago sa takbo ng buhay mo, kung dito ka yayaman, bakit di mo lilinyan? Mga tama. Ako nga, engineer. Bakit ako nag-call center? Kasi malaki ang sahod. Pero bakit wala na ako sa call center ngayon? Kasi malaki ang kitaan sa negosyo. So, linya-linya. Linyahin mo kung yun ang magpapabago ng buhay mo. Eh, pangapat na... Basa ko nga ngayon yung libro ni Robert Kiyosaki. Yung for that. Nababago yung pananaw ko talaga sa Rich Dad Poor Dad. Meron pa siyang cash flow, marami. Yung pang-apat na perspective ko, sasabihin, ay, risky yung mga ganyan, hindi ko negosyo. Baka malugi ako niya. Hindi ka pa nga nag-negosyo, lugi na pinag-uusapan mo. Eh, talaga malulugi ka. Eh, ang tanong ko nga sa'yo, eh, bakit ka malulugi? Di ba wala kang pera? Lugi sa'yo, eh, di ba wala kang pera? So, ganun yun. Kaya lang, yun yung mga perspective nila. Yun yung mga pangontra o mga negative nila. Kaya lang, mayroong life cycle na tinatawag eh. Naniniwala ka ba may life cycle ang tao? Meron. Nag-umpisa yan sa study. Siyempre, kawawa naman kung anak mo hindi mo pag-aaralin, mag-aral, magbasa, magsulat. So, mag-umpisa sa study.
After mag-study, gagraduate yan. After gagraduate, maghahanap ng work. Tama, pero naniniwala ka ba? May mga taong hindi nakapag-aral, hindi gumraduate, pero nag-work. Oh. So, ibig sabihin, merong ganon. Kasi life cycle siya eh. Dapat daanan ng tao yun. Tama? After mo mag-work, sa ayaw mo tindi, after 60 to 65 years old, sasabihin ng boss mo, you're out, you're fired. Bakit? Kasi it's your retirement na. You have to retire. Tama? So, ibig sabihin, pag-retire ka, may income ka, wala. Wala na. Tuloy ba ang trabaho? Siyempre, hindi. Tuloy ba ang income? Tuloy ba ang may sahod ka pa ba? Siyempre, wala na. So, ang ibig sabihin, kung wala ka ng trabaho, wala ka ng income, yung gastos, tuloy o ano, hindi tuloy. Siyempre, tuloy-tuloy yung gastos. E sabihin mo sa akin, eh may retirement fee naman ako eh. O ilang million yan. Pero basta kung may, kahit may retirement ka, kahit ilang million yan, basta kung walang papasok, puro palabas ang pera mo, nauubos hindi. Nauubos. So ngayon, kung ikaw yung mga nakikinig ngayon, kunwari, anong gagawin mo? Siyempre, papasok pa na sa negosyo. Tama? E, teka muna. Akala ko ba wala kang pera? Pero papasok ka pala after 65 years old. Tama? Diba? 65. Eh, sabi mo, akala ko ba wala kang time? Tama? E, sa tingin mo, pag 65 years old, may time ka pa? Diba? Swerte pang umakaabot ka ng 65 years old. Oo. Eto, malupit. Magdinegosyo ka. Bakit? May alam ka ba? Eh, di ba sa buong buhay mo, nagtrabaho ka lang? So, kaya maraming nag-retire ngayon na up until now, nung nagnegosyo, they are still broke. Bakit? Kasi wala silang alam eh. Huli sila nagnegosyo eh. Ang sisli pa nun, ano pang maririsa sa kanila eh, matanda na sila. So, ganun yun. Pero, walang dapat ipag-alala. Kasi later pa naman yun. Kasi walang dapat ipag-alala kasi later pa naman yun. Kumbaga, later. So, ibig sabihin, ikaw na bahalang pumili ngayon. Kung papasok ka ng business, anong gusto mo? Later o now na? Now na. Oo, syempre. Kasi kung later mo siya gagawin, later mo matutunan, later mo haalamin, later mo pag-aralan, later ka rin kikita. Oo, ganun yun. Pero ang tindi, no? Alam mo, 180 na gano'n. So, ganun yun. Pero kung now mo siya papasukin, now mo pag-aralan, now ka kikita, now ka rin maging successful. Kasi ganito lang yan eh, kung papasok ka sa isang negosyo, dalawang patutunguhan mo, magiging successful ka o hindi. After 5 years, kunwari 25 years old ka no? After 25 years old, after 5 years, na failed ka sa business na pinasukan mo, you will be 30 years old. Eh yung 65 years old, he or she will be 70 years old. So, after niyan, ano pang i-ano niya, hindi siya makahanap ng trabaho, at least ikaw, makaka-recover ka pa kasi kung naubos ang pera mo, back to work ka, ipon, negosyo ulit, kasi bata ka pa. Ganun yung ano doon. So, ganyan kaganda yung negosyo natin, habang bata ka, tirahin mo na. Ibigay mo na yung pinaka-the best mo. Kasi nakasabay ka ngayon sa trend eh. Trending ngayon ang food supplement. Tandaan mo, it will be a $1 trillion business by 2016. Kung nakasabay ka, makiambit ka lang ng kahit konti niyan. Isang milyong dolyaris niyan. Diba? Hindi ayayang buhay. Tuloy-tuloy na yan eh. So,
maganda yung negosyo natin na health kasi importante siya sa tao. Pag importante ang negosyo mo sa tao, pag importante sa tao ang health, nagiging importante din sa tao ang negosyo mo. So pag ang katawan na pabayaan, ang magiging kalaban niyan ay bibili ka ng gamot, gagastos ka ng gamot. Bibili, siyempre, mawawalan ka ng trabaho pag may sakit ka. Pag wala kang trabaho, siyempre, wala kang income. Pag wala kang income, apektado ang family mo, pati yung pangarap mo. O, kaya wala ng choice sa mga tao. Dapat, uminom na ng food supplements. Yan yun. Pag nakay- kasi, dalawa lang choice sila. Gagastos sila, na healthy sila, o gagastos sila, may sakit. Na may sakit sila. Eh, ito, matindi. Mas malaki gastos sa may sakit. Ito, matindi. May sakit na nga, wala na nga time, wala pang pera, mahirap pa. Tama, eh, mayroon, maganda. Pag nag-food supplement ka, healthy ka pa, umiinom ka ng food supplement, business mo pa. Kikita ka pa, yayaman ka pa. Ganun lang yun. So, it's a matter of choice lang ang life. Eh, todo lang natin. Kasi, it's just a matter of a year or two. You can have your dreams become a reality sa ganitong system. Hindi naman kasi, hindi na bago ang mga result dito eh. Ang dami nang yumaman. So, ibig sabihin, kailangan lang, ano, maniwala lang, magtiwala lang sa team. We will work as a team. Ganun lang yun. As maniwala sa products, talagang maganda ang products natin. So, wala namang tulak kabingin eh. Kasi, pinapatunayan naman natin eh.